Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, barko ng Pilipinas apat na beses na palang muntik banggahin ng China. PCG pumalag kay Senator Amy Marcos, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, patuloy na pinoprotektahan ng Philippine Coast Guard, PCG, ang maritime territory ng bansa mula sa ilegal na presensya ng mga dayuhang barko partikular na sa West Philippine Sea, binigyang diin ito ni Admiral Artemio Abo, PCG Commandant, habang ipinagtanggol niya ang Coast Guard mula sa mga batikos ni Senator Amy Marcos tungkol sa posisyon ng ahensya sa hidwaan ng West Philippine Sea sa China at iba pang claimant countries, at sinabing hindi sila nakaupo ng walang ginagawa at wala lang ginagawa. Sinabi ni Abo na palagi silang nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng China, sa pamamagitan ng embahada nito, sa tuwing nagsasagawa sila ng mga regular na patrol at nakakatanggap ng mga ulat tungkol sa ilegal na presensya ng mga dayuhang barko sa loob ng teritoryo ng bansa. Aniya, ang PCG ay nagsusumite ng mga naturang ulat sa Department of Foreign Affairs, DFA, at ang mga ito ay kadalasang ginagamit na batayan sa paghahain ng mga diplomatikong protesta. Binanggit niya na ang PCG ay sumusunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag ibigay ang kahit isang pulgada ng teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng diplomatikong paraan at hindi agresyon. We are in good coordination even with the Ambassador of China, Huang Zilian. Maganda ang relasyon namin sa kanila, sabi ni Abo. Inamin ng PCG chief na nasaktan sa mga sinabi ng senadora kahit na nagpahayag ito ng kahandaang personal na harapin ang presidential sister at iharap sa kanya ang ginagawa ng Coast Guard para matupad ang mandato nito na protektahan ang baybayin ng bansa. Sa kamakailang pagdinig ng Senado, kinwestiyon umano ni Marcos ang mga aksyon ng PCG sa patuloy na presensya ng mga dayuhang barko sa teritoryo ng bansa. Nagulat ako na ang Coast Guard ay nakaupo sa gilid at naghihintay, iyon lang ang ginagawa nyo, paikot-ikot lang, sinabi ni Amy Marcos. Noong nakaraang ikalawa ng Marso, ang PCG vessel na BRP Malabrigo MRRV 4402 ay nasyado ng isang China Coast Guard vessel na may bow number na 3305, habang nagsasagawa ng maritime patrol operation sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa Zambales. Ito ang ikaapat na naiulat na malapit na distansyang pagmamaniobra ng isang barko ng China Coast Guard patungo sa isang barko ng PCG sa Bajo de Masinloc. Ang unang pagkakataon ay nangyari noong May 19, 2021, na kinasasangkutan ng isang barko ng China Coast Guard na may bow number na 3301, habang ang ikalawa at pangatlong insidente ay nangyari noong ika-isa ng Hunyo hanggang 2, 2021, na kinasasangkutan ng China Coast Guard vessels 3301 at 3303. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.